Magandang umaga sa lahat. By the way, mga lods, ilang araw din tayong hindi nagkita-kita dito sa platform. Dahil honestly, mga lods, nasira yung computer ko dahil nag-blue screen siya. So, kaya inayos ko muna, mga lods, nireformat ko at pagkatapos ininstallan ng mga application para muli ako makabalik sa pagtapos ng application na ginagawa ko. So, sa ngayon mga loads, nasa master file ako at marami akong binago sa design, lalo na sa taas mga loads ito. So, ngayong araw mga loads, ang isishare ko sa inyo ay itong physical count. So, kung napapansin nyo dito sa screen, itong on hand, ito yung halimbawa lang, ito yung on hand ng mga items na ito. So kung mag-conduct kayo ng physical count, ito yung gagawin mga loads. So ginawa ko ang module na ito upang mapabilis na ma-identify yung mga discrepancy ng isang item mga loads. So napaka-crucial ng module na ito, kaya napaka-importante ito sa inventory management upang maging maayos yung mga on hand ng mga product mga lots of item. So tara, punta natin itong physical count para makita niyo mga loads ang process niya at mayroon din kayong matutunan. So ito yung physical count. So kung napapansin niyo, wala pang transaction. So ito yung master file natin. Halimbawa, ito yung mga items. So marami itong mga loads, naka-filter lang kaya nakatago yung ibang mga records dahil sa filtering na ginawa ko dito. So kung winala ko ito, aabot ito ng 1,000. So balik ko dito sa physical count, ito yon. So magkikreate tayo mga loads. Kita yun yung physical count transaction, ito siya. So may ginawa ako ditong sample file, ito yon. So halimbawa mga loads, ito yung master file at ito yung items na supposedly ika-count natin. So halimbawa, marami ito mga loads. Halimbawa, marami ito. So ito yung file name or file na gagamitin natin para ipasok dito sa physical count. So dito na lang kayo mag-encode. Halimbawa, punan natin ito. Halimbawa lang. So ito, gawin natin itong iba-ibang item, ay ibang-ibang on hand or quantity. Like for example, that one mga loads. So kung ano yung na-count natin, ito na yung papasok sa inventory natin mga loads. Ito na siya. So limbawa, ito yung mga na-count natin. Ito yung sa system. So ito dapat ang magre-replace dito sa mga on hand ng mga items na ito. Once na nakita niya itong mga code nito versus sa mga information na nakikita niya sa master file. So tara, i-save natin itong mga loads. Saka punta tayo dito. So instead na magma-manual entry tayo dito, i-upload na lang natin siya. Ito siya. Pagkatapos natin ma-okay, ang system na mismo ang siyang bahalang mag-identify kung ilan yung sa system niya at ilan yung na-count. Halimbawa, ito yung na-count, 12, at ito yung discrepancy niya mga loads. So nakita niyo may mga discrepancy siya dito. So for example, halimbawa lang, tapos ka na sa cycle, sa physical count, tapos ka na magbilang, then kailangan mong malaman kung mayroon ka pa bang hindi nabilang. So ito yung gagawin mga loads. Ito yung next na procedure na gagamitin. Either sa dalawa ito, pipili ka. Ito yung with picture, sa wala. So halimbawa, ito yung pinili ko. Hahanapin niya yung mga items na may mga on hand pa na hindi na nabilang halimbawa. So ito yung report niya. At ito yung mga items na supposedly dapat bilangin pa. Dapat kasama dito sa binilang ninyo. So close natin. So halimbawa lang, tapos na ang lahat, satisfactory na lahat ng mga information. So ang next na gagawin mga loads ay i-generate mo itong
ikaw nga, itong palabalik ka dito, i-generate mo itong count report. Ito, by category or without category. So, ang gagawin niya mga lods ay bibigyan ka niya ng kopya ng mga items na nabilang mo. So, ito siya. Nakita niya mga lods. Dito malalaman mo na may na itong on hand na to ay mayroon siyang lacking, kulang. May mga over na din may mga kulang, bla bla bla. So mga discrepancy lahat ito mga lods. So once na may kopya ka na nito, i-close lang natin. Ang next na gawin mga lods ay ipopost na natin yung physical transaction papunta sa ta inventory transaction. So ito siya. So it means ang quantity na ito, siya na yung halimbawa, tingnan natin sa stock movement mga lods. Kung nakita niyo, 42 yung balance niya, ito yon. Now, once na post na natin ito mga lods, magiging 12 na ito dito. So, tara, subukan natin. So, tapos na siya na nag-post. Post dahil posted niya yung status niya. So, kung mag-i-5 tayo ulit dito, makikita mo na dito mga lods yung history niya. So, 42 yung sa system dati, ito yon. Dahil nakapag-post na tayo, nagiging 12 na siya dahil mayroon siyang adjustment. Adjustment negative ito. Nag-a-adjust siya ng 30 mga lods para ipasok yung tawag na exact na on hand na nabilang mo doon sa system mismo. So, ito siya. So, nakita niyo mga lods. So, pwede mo i-print ito, itong stock movement na to, para malaman mo yung information niya ito. So, pwede mo siya i-print. Parang ganyan. Ah, sandali mga lods. I-one page natin. So, ito siya. So, yun ang report niya. At saka, kung natapos na lahat mga lods, para may kopya ka, i-generate mo yung mga information na nakita mo dito sa screen. So, using this information na pinakita ko sa inyo, ito, ay makikita nyo ang lahat ng mga discrepancy at yung total number of counts na ginawa nyo para sa physical count na ito. So, I hope mga lods may natutunan kayo sa pinakita ko sa inyo. And thank you everyone.